Ako po si Bernie Malikdon, 55 taong gulang, nakatira po sa Imus, Cavite. Ako po ay undergraduate ng high school. Bali, ang naging trabaho ko po ay farmers. At pagkatapos po noon, nagkaroon niya po ng fabric company dito sa Imus na tinatawag nga pong Yasaki. A wiring harness po siya. Linya ng mga kuryente ng kotse, kahit anong pong sasakyan. Sinubukan ko po mag-apply. Awa ng Diyos, natanggap naman tuloy-tuloy hanggang sa makapagtrabaho ako ng halos 15 years kasi nag-start po ako ng 1990 at nag-resign po ako ng hanggang 2005. Mahirap talaga pagdating sa namamasukan ka, ganun, kasi nga meron kang amo. Kaya natupag-desisyon ko na mag-resign na lang at magkaroon ng isang maliit na negosyo. Ang pinanggalingan po ng aking puhunan, yun po yung ano ko, yung retirement pay ko sa Yasaki. Yun po yung ano, yung bilihan ng mga pyesa ng mga parts ng electric fan, washing machine. Tapos kung halimbawa po meron namang gustong ipagawa na kahit anong appliances, minsan sinusubukan ko rin po magagawa. Awa, tulong naman po ng Diyos na gagawa naman. Minsan po talaga, hindi may iwasan. Mayroong mga customer na nagagalit. Dahil nga minsan, pinapagawa nila, na-under daw. Pero talagang katotohan, nasira talaga. Siyempre, unawain na lang po natin. Siyempre, customer po yun. Minsan, sa negosyo po talaga, kailangan customer is always right. Hindi mo pwedeng awayin . Dahil hindi na dami ang customer mo pag inaway mo. Tsaka kailangan marunong po tayo makisama rin sa kapwa-tao. Para yung tao naman, pagka sinabing, marunong umintindi, gano'n, makiusap, bumabalik naman yung customer, mga gano'n. Una po, pinakamatindi pong pagsubok na naranasan ko nung ito po nga nagkaroon ng negosyo nito, ito pong nakaraan pong pandemic. Kasi halos lahat po ng negosyo po talaga bumagsak. Pero awa, tulong po ng Diyos, di mo po pinababayaan. Balik, ang kinikita po namin sa loob ng isang araw, nasa ano lang po kami, mga 1,000, gano'n. At pagka nakumita po kami, pinaikot po rin namin yung aming nakita. Baga hindi po basta namin ginagastos kasi nga pag naubos, wala rin kaming makukuhanan. Awa po na Diyos, nakakabili po kami ng mga gamit, pambili ng pangangailangan, pati po yung sasakyan namin ngayon. Awa po na Diyos, dito rin po namin kinukuha. Naisipan ko pong itong gawing negosyo kasi nga po, family business din po kasi ito ni na misis. Tinaray ko lang po naman na gagawa ko naman po, awa ng Diyos. Ah, si Bernie, yung wax. Doon ako nagpapagawa ng mga pag nasisira yung aking electric pan. Tsaka bumibili ako sa kanya ng mga piyesa ng mga tubo, yung fittings na plastic. Doon ako bumibili kay Wax. Sipag yun. Araw-araw nakikita ko yun. Bukas lagi. Masipag. Mabait. Maunawain. Siya mapagbigay. Na ano niya, customer is always right sa kanya. Kahit gabing-gabi na, naanyan pa rin siya. Ako hindi ako nahihiya Kasi naghahanap buhay ka naman ng marangal, wala ka naman ginagawang masama, wala kang ginagawa kung tinatapakan na tao. Dapat proud pa nga po tayo kahit sabihin mong ganito lang hanap buhay natin, at least malinis. Ang may papayo ko lang po sa mga undergraduate na kagaya ko, siyempre yung unang-una, yung pagtitiwala natin sa Diyos para yung paghahanap buhay natin ay gabayan. Siyempre, yung motivation mo sa paghahanap buhay,
hindi mo pinagbabayaan, hindi ka yung gastos ng ganito, gastos doon. Kaya laban lang.